Yo, what's up guys? Welcome back to our channel, KAALAMAN online po. Andito na naman tayo. Andito naman ako guys para i-update kayo dito sa ating bagong content. Itong ating pong content ngayon na ito po ay kapanapanabik, kagilagilalas at kahindik-hindik. Ayan. So dapat guys tapusin nyo ito. I do advise na huwag kayo mag-skip para makuha nyo lahat ng impormasyon. Alam nyo, pareho po itong 25 centavos. Pero, magkaiba po. Paano ko po yan nasabi? Ayan nga po. Kaya dapat tumuto kayo. At abangan tayo magpatuloy sa mga bago lang sa ating channel. Huwag po ninyo kalilimutang mag-subscribe. At i-on ang notification bell. Nang sa ganun po, palagi tayo magkita-kita. So, samahan nyo ako. Okay guys, paano ko ba sisimulan to? Alam nyo, iniisip ko kung paano ko sisimulan to. Nang hindi makakasakit sa damdamin ng isa dito sa ating barya. 1966 sa 25 centavos. Tulad po sabi ko kanina, pareho po sila pero magkaiba po. Okay, yan ito po yung sisimulan. Ano? Mapunta tayo dito sa kaliwa. Ito po nasa kaliwa. Ayan. Okay, isa-isaya natin yung pagkakaiba. Ano, guys, ano? Ito yung nasa kaliwa. Simulan natin sa buhok. Itong nasa kaliwa, ayan po ang kanyang itsura. Ano? So, puntaan natin ito nasa kanan. Ayan guys, ito yung nasa kanan. Oh. Napansin nyo agad, yung detalye po ng buhok nitong nasa kanan is mas detalyado. Kitang kita po yung mga hairline niya. So, ayan, balik tayo dito sa kaliwa. Ito, pansin nyo agad yung kanya mukha guys. Para mas madali kayo, alam ko mapapansin nyo na maagad-agad dyan eh. Yung kanya pong ilong is katamtaman lang. Yung ilong niya, katamtaman lang. Tapos ito yung sa kanan. Ayan, di po ba guys, napakalaki po ng pagkakaiba. Ito po nga babae sa kanan, isa ang kanya pong ilong ay matangos na palaki. Ayan, at parang yun lang nga eh, kitang kita naman agad eh, di ba? Tapos guys, mapunta naman tayo sa kanyang height. Ito pong height nung nasa kaliwa isa mas mataas compared dito sa kanan. Ayan, i-close up ko lang. Ito guys, tignan niyo po yung kanyang ulo, ano, lumampas na siya doon sa letter E. Ayan, makikita niyo yan dito. Itong isa kasi nga nasa kanan, ay hindi na po lumampas doon sa letter E. So, yung pagkakagawa ng portrait dito ng babae, ay mas mataas po itong nasa kaliwa. So, ito guys, napakita ko lang yung dalawa. Makikita nyo naman agad yung pagkakaiba doon sa physicality ng dalawang babae sa parehong pera na ito. At hindi lang po yan yung mga varieties and errors. Error ko din po itong dalawang coins na ito. Ito pong vulkan ko. Yung vulkan may po na yan. May pagkakaiba rin po doon sa usok. Ito pong nasa kaliwa, medyo wide, medyo malapad yung kanyang usok. Kumpara dito sa kanan. Ayan o. Mahaba na medyo manipis yung kanyang usok. Ayan guys, at sabi ko nga error coin po ito kasi sa reverse po nito, reverse die error din po itong coins na ito, kaya special po ang mga coins na ito. At para pagtibayin ko po yung lahat ng aking mga pinagsasabi, ano, by the book tayo mamaya, pupunta tayo sa namista para alamin natin kung itong aking mga pinagsasabi, itong aking mga obserbasyon ay totoo ba. So, punta tayo doon. Okay guys, punta muna tayo sa animista, ano? Tapos mamaya po ipapakita ko yung reverse the error nitong dalawa nito sa bandang dulo. Pero dito muna tayo sa animista. Kunin natin yung kanyang pictures. Ito po, 25 centavos. Ayan, parehong-pareho ng ating bariyang hawak. Kunin natin yung quick pictures nito kasi ngayon lang ako nakapag content nito, ano? Ito po yung kanyang years sa 1958 to 1966. Ayan, composition niya nickel brass. Non-magnetic po ang dalawang bariyang ito. 5 gram siya, 24 mm diameter, thickness 1.6 mm. Ayan po. Tapos kanyang overs, the arms of the Philippines in a ribbon below with a motto. Tapos yung lettering, Central Bank of the Philippines. Reverse, female standing beside hammer and anvil, volcano, Mount Mayon. Tapos yung date niya. Tapos yung lettering, 25 centavos. Tapos ito guys, ano, ito yung sa comments, papakita ko sa inyo yan para
mas mapatunayan yung aking mga pinagsasabi kanina. Ito guys, sa comments, pinakita nga po yung pagkakaiba nilang dalawa. Ayan, oh. Babasahin ko po yung comments. Reverse varieties, ito guys. Yung una has a panel shape and will liberty with a round nose. Yan po yung dinidiscuss natin kanina. No? Link V in 5 and 8 smokes. Rings from the volcano. 8 smokes rings pala yung tawag nila doon. Ano? Tapos itong pangalawa has a round anvil liberty with a pointed nose. Yun yung sabi ko kanina, parang matangos na malaki yung ilong. Ano? Tapos separated VE in 5 and 6 smoke rings from the volcano. So ayan po yung kanilang tinatawag na mga reverse varieties ng 1966, 25 centavos. Tingnan na natin guys yung kanilang value. Okay, ito. Scroll lang natin sa baba. Actual kasi ito guys na aking Ayan, nagsimula ang year na itong kwento, 1958. Ano kaya? Yung 1958 is 10 million ang minted na ginawa dito. Medyo mababa kumpara dito sa 1966. Ito ang 1966. Okay guys, ito, 1966. Yung nasa una, ano, 31% po ang kanya pong mintage. Ayan, isa 50 million. Napakarami po pala nito. Ito po yung uri na ano eh, yung mataas yung babae. 8 rings of smoke ng volcano. Ayan. Tapos, very good condition. Ang value po is 24 pesos na. Sa fine, 17. Very fine, 32. At sa extra fine is 33 pesos. Ayan. So, kung meron po kayong ganito guys, pakicomment nyo agad dito para malaman natin. At kung ganyan lang kondisyon na inyong mga kuwain na hawak, kaya po ang kanyang value rito sa numista. Numista po guys. At ito pong pangalawa, 1966, 40 million ang kanyang mintage. Medyo mas mababa. Ayan. Ito po yung nasa kanan kanina, yung medyo yung babae is yung malaki ang ilong. Ayan, 34% dito. Pero yung mintage niya is mas mababa. Ano? Ayan, 6 rings of smoke. Sa fine condition, 7 pesos na. Sa very fine, 28 pesos. Sa extra fine is 57. Uncirculated, 50. So, mas mataas po yung sirkulasyon ng extra fine dito sa numistano kasi 57 pesos, samantalang sa uncirculated ay 50 pesos lang. Depende po kasi yan guys eh, no? Doon sa daming na ilalagay dito sa numista. Ganun po kasi ang kalakalan yan. Okay guys, ayan po ang kanya-kanyang value. No? So mas mataas lang po ng konti ang value nitong yung babaeng mas malaki ang ilong. So ayun guys, hindi po ako sa nagpaparinig, ano, huwag po kayong maano. Tapos ngayon, papakita po sa inyo yung error coin na aking hawak, yung kanyang reverse die error bago po tayo magtapos. Ito po, nilagay ko na po siya doon sa may plastic para makita natin kasi pinantay ko na yan. Yan, sa reverse die error kasi guys, sa overs, ano, pantay yan. Pero pag binaliktad mo po yan, imbis na pantay din po, yung nasa likod ito po, tabingi. Ayan, kita nyo po, pareho po sila. Ayan, tabingi po siya. Off sila ng mga, sa tingin ko, mga 10 degrees angle. Ayan. Ayan, hindi po pantay. Konti lang, pero dapat kasi pantayan, guys. Die error po ang tawag yan. Pareho po sila. Itong nasa kaliwa, medyo kon eh. Medyo 15 degrees yung kanyang pagkakatabing ano. Ayan. Close up ko para makita nyo. Sa personal guys, makikita nyo yan. Talagang tabingi po siya. Kasi ano, sa kanyang overs, pantay naman po. Pinantay ko po yan. Ilagay ko po siya dito sa plastic para mas makita ninyo ang kanyang reverse die error. Di po ba? So, ayan po. Alright guys, so maraming salamat po muli. Yan na po ang kabuuan nating content ngayon. Until next time po, God bless you all. I'm out.